Okay, a very blessed night to each and every one of us. Nais ko pong ipaliwanag o ishare sa inyo ang kahalagahan ng kalayaan natin kay Christ, kay Lord Jesus Christ. Okay? Sapagkat simula nung naborn again tayo, nandiyan na po talaga yung konsepto ng kalayaan ng isang mananampalataya. Unang-una lumaya tayo sa kasalanan. Sapagkat yung dati nating pagkatao na meron tayong sin nature o meron tayong Adamic nature ay napalitan ngayon ng bagong pagkatao na ibinihis sa atin, okay, nang tanggapin natin ang Panginoong Hesukristo. At kasama dyan sa kanyang ibinigay sa atin at ibinihis sa atin ang kalayaan natin bilang mga mananampalataya. Okay, pinalaya tayo sa kasalanan, therefore, pinalaya din tayo sa batas, sa mga alituntunin na pabigat, no, na dulot ng mga batas ni Moises. Okay, o ngayon, ito pa. At nung naging mananampalataya po tayo, maging careful din po kasi tayo dahil minsan lumaya ka na pero dahil ginagamit ni Satanas talaga yung mga paraang relihiyoso o paraang religious, hindi mo namamalaya, nakala mo malaya ka na pero nasa bandage ka uli. Okay, number one, like yung institutional church. Okay, you became a believer in Christ Jesus, and then dahil hindi mo alam, parang ako po dati, napunta po ako or umalis ako sa isang religion, tapos lumipat ako, akala ko malaya ako, and then religion din po pala yung aking napasukan or aking napuntahan. Kasi institutional church. Kaya nga sabi ko kay Lord Jesus ng isang gabi, Lord, naalala ko po, umalis ako dun sa kinamulatang rehilyon, tapos naborn again ako, nakakilala po ko sa inyo, at ang paniwala ko po kasi, kailangan pag naborn again, haharap ng isang institutional church, tapos may isang tatay yung pastor na parang supposed to be yung sabi nila siya raw mag-aalaga sa lahat, pero hindi po ganun na nakita ko, kabaligtaran po lahat. At nung nakalaya po ako dito sa institutional church na ito, nasabi ko sa Panginoon isang gabi, o nga Lord, no, umalis ako sa isang religion, tapos lumipat din ako sa isang religion. So hindi ko na pagbulay-bulayan yung importansya o yung kahalagahan ng kalayaan. Kaya basahin natin dito sa aklat ng Galatians chapter 5 verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Napakaganda nung sinabi niyang stand firm. Nakakalimutan po natin yan kasi minsan, hindi po tayo nagbabasa-basa. Hindi po tayo, I mean, nung naborn again na po yung iba, including me, myself, dati, hindi ako nagbasa-basa. I mean, pag may nabasa ako, idinidepende ko dun sa pamamaraan o sistema na kinamulatan ko rin dati. No? Pero ngayon po, ang gusto ko pong sabihin sa inyo, ito po, naborn again po tayo, lumaya tayo sa kasalanan, at ngayon po malaya na po tayo. Inuutusan tayo ng Bible na huwag na tayong paaliping muli sa mga alituntunin. Okay, ito po nakita ko. Naborn again po tayo, nakakilala tayo kay Christ, pinalaya na tayo sa lahat ng batas. Batas ni Moises kasama po dyan. Hindi naman po tayo Israelita, tayo po ay mga Gentile, tama, mga Gentiles po tayo. Pero nangyari, yung mga, anong tawag po dito, yung pong mga napuntahan natin ng mga institutional churches, nagpapatites, nagpapaika po. Eh, alam niyo po, nung bago po ako doon, ito, bali sharing na rin po ito, no? Itong gabing ito, parang isha-share ko po sa inyo kasi maliligo pa po ako mamaya, hindi pa man ako inaantok. Medyo malimig po ang panahon ngayon, no? Sabi ko, gamitin ko na lang itong time na ito para magbahagi. So, ito po, yung napuntahan natin ng mga churches, ng mga institutional churches, nagpapatites. Ang ginagamit nilang ang ginagamit po nilang talata yung Malachi 3:10. Eh yung Malachi 3:10 po yun po ay sa Old Testament. And besides, ang mga tithes po noong unang panahon ay mga hayop o yung tawag dito mga gulay, mga kinita, yung mga ani, ganun po. Hindi po pera. Pero yung mga pastor po ngayon, greedy pastors,
Kung totoo si mga greedy pastors po yan, sila po ay nagbibigay ng burden doon sa tao na pera ang iaalay. Alam niyo po ba, yung pinanggalingan ko pong church, sabi niya, iba raw yung tithes, iba pa yung offering. Tapos makikita mo yung mga style nila pa abroad-abroad, papunta kung saan-saan. I mean, nakapag-isip-isip na rin po ako dati, pero nasa bandage po talaga ako. Kaya parang iniisip po rin dati, natatakot ako, baka pag umalis ako dyan, hindi ako pagpalain, ganun-ganun. Pero praise the Lord, nakalaya na po ako sa ganung sistema. Alam niyo po, gusto ko po itong bahagi sa inyo kasi naniniwala po ko, marami pong mga tao ngayon ang hindi nagbabasa-basa ng Bible. Na parang amen lang ang amen dun sa pastor ko nung mga ganyan. No! Tayo po, pantay-pantay po ang ating anointing. Ang priesthood natin, pantay-pantay. Hindi po institutional churches ang nasa mind ni Christ nung siya ay nandito sa lupa. Ang gusto po niya, lahat ng Kristiyano in harmony, together, magpupulong, you know, mag-sharing ng mga kabutihan ng Diyos sa kanya-kanilang mga buhay, how good is Jesus sa kanya-kanilang mga buhay, ganon. Tapos, nag-aawitan. Diba? Tapos may mga ilan doon na gifted na pwedeng manguna nung pagpupulong na yon or tinatawag na gathering na yon, pero hindi po in an institutional manner na tulad nung may isa lang tatayo na pastor, tapos yung iba parang spectators na lang po, tapos nagpapatites pa. Nung nakalaya po ako rito, binigay po sa akin yung revelation na fully revelation nito lang pong December of 2020. Kaya sabi ko po sa Panginoon, nagkaroon din po ng magandang bunga o ng magandang nagawa yung COVID-19, sapagkat through that, marami po akong na-realize. So, isa na po ito. So, akong gagawin ko naman po ngayon, I would like to share this with you. Then, nakita ko po kanina sa Facebook yung pinanggalingan ko pong church. May video po sila doon. Sabi ko, hindi pa rin nagbago. Manipulative pa rin po talaga. So, I mean, Lord, bahala na po kayo, sabi ko. Pero, sabi ko naman sa sarili ko, at least wala na po kami doon. Marami na pong umalis doon sa ganung sistema, and praise the Lord for that. Marami na rin pong pastor o yung mga pastor na naglilingkod dati bilang pastor, nakalaya na rin po sa institutional church. Mahalaga po ito kasi nakalagay po sa Bible, Galatians chapter 5 verse 1. Mahalaga po talaga ang kalayaan. Wala po kayong makikita sa Bible na ang style ng church ay yung mga tao na kaupo, tapos may isa lang tatayo na pastor. Wala kayong makikita ng ganyan. Ang nakalagay po sa Bible, lahat may gawain sa church. May kanya-kanyang bahagi. Okay? Lahat pwede magsalita. Pero, magbibigay yan. Nasa Bible po yan. Yan po. So, I hope, unti-untiin ko pong isi-share sa inyo ang institutional church. Okay? Kaya ayan po nakalagay sa cover kasi masaya po yung mga aso na nagbibilyar kasi nakalaya rin sila. Parang ganun po ang gusto kong ilagay. Kaya ayan po ang ating cover dyan, no? Nakita ko lang po yan, dinownload ko lang po kanina yan dun sa isang page ng mga parang mga baliktanaw pages from the past, no? And I put it there para mas masaya naman po. Para mas marami mag-click at manood po nitong video kasi napakahalaga po nito. Marami pong Kristiyano, akala nila maraya sila pero hindi. So, huwag na po magpadaya sa mga bulaan. Umalis na po tayo sa maling sistema. Ang hangad ko lang po, maranasan natin ang totoong pagiging born again. Ang born again, malaya. Hindi po hinahawakan sa leeg. So, kawawa itong mga taong nandun pa rin sa ganung sistema. Pero the only thing I can do is to pray for them. Sana ipag-pray din po ninyo sila. Kumikilala kayo. At kung kayo po ay naliliwanagan naman sa sinasabi ko, please, manalangin pa tayo lalo para mas ipalinaw pa ni Lord sa atin yung ating freedom sa Kanya. So, wala po akong hangaring anything dito, kundi ang gusto ko lang po, kung ano itong freedom na nararamdaman ko, itong kaligayahang nararamdaman kong kalayaan, maibahagi ko rin po sa inyo. Malamang hindi po ganun kadali para sa iba, especially yung mga matagal na po sa institutional churches. But I'm praying for you that one day, like me, last December 2020, na-open ako through Bas Reichken. Nalagay ko po yung link dyan para mapanood nyo po yung kanya mga videos. I'm so blessed during that year. So again, maraming pong salamat. At lagi natin tatandaan, Jesus
truly, Love Sa Soul.